Nahirap po talaga kasi nung bata pa lang po ako talagang danas namin yung hirap na para makasurvive kami talagang na-experience po namin talaga magbenta-benta ng mga kung ano-anong bagay, magkapera lang. Yung papa ko construction yung trabaho niya, yung mama ko naman po housewife lang. Actually po lumaki po ako sa salitang naki. Nakikihingi ng tubig, nakikiigib, nakikisiar, nakikinood ng TV sa tita po namin. Mm-hmm. And talagang para sa akin sobrang hirap po. Nahirap na ganun yung pagdaanan namin. Na ano, kapag nare-reminis ko po siya. Bawat tao ay may kanya-kanyang pangarap sa buhay. Simple lang noon ang pangarap ni Rose Ann Malubago ng Camarines Sur. Ito ay ang makaahon sa hirap. Dahil sa kapusang kinikita ng kanyang mga magulang, hirap silang pag-aralin si Rose. Mabuti na lang at tinulungan si Rose ng kanyang mabait na teacher. Nung nag-high school po ako, pinag-aral po ako ng teacher ko in 4 years sa high school. Yung teacher ko po na yun, ang ginagawa ko lang is sinasamahan ko yung anak niya kasi baby pa lang. Para makapagtapos po ako, tumira po ako sa teacher ko. Nagpasya ang pamilya ni Rose na lumuwas ng Maynila para maghanap ng mas matatag na kabuhayan. Pagka-graduate ko po ng high school, after one day po, lahat kami pumunta po ng Manila. At upang makatulong sa pamilya, ay namasukan si Rose bilang yaya sa Quezon City. From here, paano ko nag-work as yaya? Yung ate ko po kasi, nagbabantay po siya ng pinsan po namin. Ang pinasukan ko po yung pagiging yaya. Lagi po ako nagpipray na sana magkaroon ako ng magandang opportunity na pwedeng makatulong sa akin para matulungan ko yung pamilya ko. Paano mo nga pala nakilala ang Rosa? Through flyers po. Yung kaibigan ko nakakuha ng flyers. So, tinext ako ng kaibigan ko na samahan ko daw siya, mag-a-apply siya. So, ako naman, nagdala din ako ng mga requirements ko kasi baka sakali. Bago narating ni Rose ang kanyang katayuan sa UNO, ay marami din siyang sakripisyo at maraming pagsubok ang pinagdaanan niya. At matagumpay naman niyang nalampasan ang mga ito. Yung hirap na pinagdaanan ko po, yung po yung parang naging motivation ko sa sarili ko. So yun po yung nagtulak sa akin para mas lalong panggigilan. Kasi sabi ko, mahirap maging mahirap. Hindi naman naging madali ang pag-asenso ni Rose. Mahigit isang taon siyang nagtiyaga at nagsumikap para makaahon sa hirap. Nagbago ang buhay ni Rose nang mag-focus siya sa Unlimited Network of Opportunities o UNO. Noong time na binili ko po yung kotse ko, hindi po alam ng papa ko. Anong kotse mo? Chevrolet Optra po. Okay. Kasi po, nung bago ako magka-kotse, lagi niyang tinatanong sa akin, asa na yung kotse mo? Lagi mo sinasabi, bibili ka ng kotse, ang tagal-tagal ng kotse mo. Yung time na yun, mga kapatid ko lang po yung alam, talagang naiyak po sila sa tuwa. Sinabi ko na, pa, ito na yung kotse ko, nakabili na ako. Ayaw po niyang pumasok. Sabi niya po kasi, madumi yung paa niya. Ngayon ay tinatamasa na ni Rose ang bunga ng kanyang pagtitiyaga at pagsisikap. Nakaranas na siya ng kaginhawaan sa buhay. Higit sa lahat, ay nakakatulong pa siya sa kanyang mga magulang at kapatid. Ngayon po, kumbaga, yung mga bagay po na hindi nila na-experience, dati na-experience na po nila ngayon, kumbaga po yung makapamasyal, makakain sa labas. So talagang malaki na po yung pinagbago. Dahil sa tagumpay ni Rose sa networking business na hatid ng UNO, ay pangmatagalang pagninegosyo pa ang hanggat dito. Hanggat nandyan ang UNO, andyan din ako. Siyempre po, unang-una nagpapasalamat po ako kay God kasi kung hindi po dahil sa opportunity yung binigay niya sa UNO, wala naman ako dito. And nagpapasalamat po ako sa BOD, sa Board of Directors po namin. Yun po, siyempre sa family ko na laging nandyan, na sumusuporta sa akin. Nagpapasalamat ako sa inyo kasi nandyan po kayo palagi para gabayan ako. Siyempre po, para din po sa mga karamihan dyan sa labas, nakagaya ko lang din, halos nawala na rin ang pag-asa na pwedeng umasensya sa buhay. Sa totoo lang po, meron pa. Buksan nyo lang po yung mga mata nyo and grab lang po kayo ng mga opportunity na lumalapit sa inyo. Kasi po, yan po yung mga opportunity na binibigay sa atin ni God. Ang kailangan mo lang gawin, i-grab. Totoo nga ang kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tulad ni Rose Malubago, may pag-asang umasenso
ang mga taong nasasadlak sa hirap. Basta't manalig lang sa Panginoon at patuloy na magsikap, tiyak na darating din ang asensong pinapangarap.